Hindi ho binibiro ang bagay ng Diyos. Yes, God gives us comfort, but God is not telling us to be comfortable with Him. Na parang body-body na, okay lang yan, walang problema dyan. I love Jesus, even if my life does not reflect the love of Jesus. Are you following me? Sabi ni Jesus, if you love me, you will obey my words. But how can we obey if we don't even know His words? And we're not even listening carefully to His words. Nakakatindihan po? For some reason, nung naging Christian ho ako, hindi ko maintindihan yan. The first thing that really happened to me, sobrang uhaw ko sa salita ng Diyos. No, dati wala akong pakialam, bigla akong nauhaw. Mayat na, basa ako ng basa. And for some reason, I always desire to know Him more. Sometimes we keep on giving excuses. You ask questions, Lord, ba't hindi ako uhaw sa salita mo? Huwag kang magmalaki na para akala mo, hindi, okay lang. Naintindihan ko na yan, tinanggap ko na si Jesus. Nag-pray na nga ako eh. Hindi, tanongin mo, ba't hindi ako nauuhaw sa'yo? Bakit hindi ako na, hindi ko naintindihan yung binabasa ko? Huwag kang makontento doon, huwag kang magmalaki, huwag tayo magmalaki. Let us really come to God in prayer and say, God, have mercy on me. Kaya para yung alagad sa Luke 18, pinupukpok pa yung dibdib, Lord, wala po akong karapatan. Maawa ko kay sa akin, sabi ng Lord, yan ang dinilig ng Diyos. Be humble enough to admit your real condition before God. Huwag ko natin biruin ang bagay ng Diyos. God is not looking for our activities. He's looking for the reality of our heart that we are surrendered to Jesus. That Jesus, you are my first love.